Tayo ay nasa kalahati na ng ating 90-day campaign period. Marami na kaming napuntahan ni Mayor Inday Sara at talagang lagari ang schedule na ginawa namin. Eh, ngayon nga ay nandito kami sa lalawigan ng Nueva Ecija. Klase talaga ang national campaign dahil ang kailangan puntahan ang rami. Pero masaya naman dahil naiikot natin ang Pilipinas. Sulit na sulit talaga ang pagod po BBM. Sulit-sulit kahit pagod. At dahil laging nakabilad, nag-iba na yung ating mga kulay at ating mga kutis at talagang lumabas na yung pagka-Ilocano ko. Eh, pero ikaw lang, reddish lang naman dahil iba talaga pagtisay. Ako, sunog na rin po pero ini-enjoy ko yung brown look ko ngayon. Hindi na nga raw po tayo Uniteam ang tawag, kundi Umiteam. Unang-una ay magpapasalamat kami sa lahat ng mga netizen na patuloy na sumusuporta sa Uniteam. Matagal na namin hindi nasagot ang mga comment ninyo at mga tanong ninyo. Kaya dito natin yan at iisa-isay natin. Marami ang nagtatanong kung bakit sa unang bahagi ng kampanya ay may mga pagkakataong magkahiwalay ang inyong mga lakad. Ganun naman talaga. Hanggang ngayon, kuminsan hindi kami magkasama dahil maraming ang pupuntahan. Kung yung hindi ko mapuntahan, si Inday ang pumupunta and the other way around din. And then, noong unang part ng campaign ko, ginawa namin yung Mahalin Natin ang Pilipinas ride. Davao City papunta Ilocos Norte, pababa ng Davao City din. And sometimes, kailangan talaga mag-uncoupling Apo BBM, no? Because we are two units working together, not one person. Pinapanood ko yung Unity ride mo. Talaga hindi ko paano mo natiis at nakakamukong nakakapagod. Hindi ko ba masyadong napagod? Nakakapagod din siya, pero meron naman kasi mga araw na mga break namin. Break so, namin. Pero okay lang. Pambira, yung buong Pilipinas, iniikot mo. Opo, first pero, time ko nagawa. Pero maganda yun, tuntua ang tao na makita ka. Tuwa din ako dahil nagawa ko siya for Uniteam campaign. Napakasipag talaga nitong partner ko. Question 2. Sa inyong pag-iikot ay marami kayong natatanggap ng mga regalo. Ano-ano ang pinaka-special para sa inyo? Para sa akin, ang dami bawat karaban, ang daming nagbibigay sa akin ng rosaryo. Kinukuha ko talaga. Dahil siguro may bas-bas talaga yung mga rosaryo yun dahil nanggaling sa nagmamahal sa iyo. At siyempre, very grateful kami kapag mahaba na yung motorcade. Minsan binabato kami ng mga pagkain, prutas, merong mga mamon, mga tinapay. Talagang siguro nakikita sa mukha namin. Nagutom na kami, malamig na tubig. Kaya salamat po sa inyong pagkain at talagang very welcome yan pagka mahaba-haba na yung aming naging motorcade. Apo yung isang rosary na sa akin. Oo, dahil napakagandang gesture yun eh. Kaya habang buhay kong tatago yan dahil may blessing talaga yung ganyang klaseng pagbigay ng rosaryo. Para sa akin naman, yung apart from yung mga religious items na binibigay, no, is yung mga portraits na ginagawa nila, gawa ng mga artists natin na sa buong Pilipinas. Ang dami kong mga nakuha na mga mukha ko, iba-iba yung materials na ginamit nila. And ang standout para sa akin is yung Bubog artist from Samar. Hindi ko lang alam kung nakuha mo ba yung nakuha ko yun. Ang napakaganda talaga. Ang gagalingan, napaka-talented talaga ng Pilipino. Nakakagulat nga. Kasi kung titignan mo yung mga binibigay sa atin, professional standard na yung iba. Tapos meron pang drawing yung galing sa maliit na bata. O yung mga ganyan. Meron din. Sari-sari mga placards na sariling gawa ng mga supporters ang bumubungad sa inyong mga rally. Ano-ano ang mga nakasulat sa paborito ninyong placard? Sa akin, unang-una is yung expression ng love nila. Madami yon. Yung mahal ka namin, Inday Sara. We love you, Inday Sara. Yung pahag naman, Inday Sara. Pahag po, Inday Sara! It inspires me to do more dito sa campaign na ito. Napaka warm ang pagtanggap sa amin pagka nakikita mo na ngayon. Mahal ka namin, tutulungan kayo namin, keep going, yung mga ganun.
At alam mo naman, kumbaga, it comes from a very, very good place. Kaya tanggap na tanggap namin yan. Pero ang dumadami na placard na nakikita ko, hinahanap yung anak ko. Kundi si Sandro, si Simon, si Vincent. Kaya medyo nagseselos na ako sa mga anak ko. Napaka-witty talaga ng mga Pilipino. Isa sa paborito natin na nakita natin yung last, yung Bulacan ain't pink, yo. Oh yeah, oo, oo, oo. Yung humor talaga ng Pilipino, kahit na nakabilan sa araw ng matagal, kahit gutom na, nagpapatawa pa rin. And pinagpapasalamatan din natin na apo yung effort nila na gumawa noong mga placards kasi sinulat nila yon. Yung iba, meron pa mga drawings and designs. Maraming salamat sa inyo. Minsan, hindi maiwasang lumalabas din sa kalye kahit ang mga hindi nyo taga-suporta. Paano ba dapat makitungo ang kandidato sa ganyang sitwasyon? Eh, kampanya ito eh. Di kakampanya namin, baka makumbinsi namin na sumama na sa amin. Eh, kung minsan, pinapatawa ko na lang sila. Makikipagkamayan na lang ako sa kanila. Everybody has a right to their opinion kung hindi kami. Yung iba nga, sinasabi, hindi, ayaw namin sa'yo. Sinasabi ko na lang, kung ayaw nyo sa akin, iboto nyo ito si Sara, iboto nyo yung mga senador. Sabi ko, okay na rin sa amin. Yun nga, Apo, yung sa Bible, sabi nga, kung batuhin ka, batuhin mo ng tinapay. Kaya, we made this Unity Burger. Kapag kayo po ay Diastos, Kinansel, Binoycott, patungin niyo sila na burger kayong lahat sa amin. Hindi lang sa malalaking rally pumupunta ang Unity Team, kundi pati sa mga maliliit na grupo. Minsan ay pinuntahan ni Mayor Inday Sara ang ating mga firefighters at mga mangingisda. Si BBM naman ay pinulong ang ilang transport groups. Ano ang maganda sa mga ganitong maliliit na pagpupulong? Because sectoral siya, napapag-usapan kung ano yung problema ng kanilang sektor at ano yung maitutulong ng gobyerno kung sakasakali kami ang mahalal at mapiling mga leaders, ano yung pwedeng collaboration ng sector and ng government. Isang napakalaking bagay, napakahalagang bagay sa gawain na serbisyo publiko ay hindi lamang nagsesermon, nagle-lecture sa tao, kundi nakikinig. Ano ba talaga ang sitwasyon sa inyo? Ano ba naging problema ninyo? Ano bang kailangan ninyo? Eh kung hindi sa ganun, hindi mo talaga malalaman. Kaya napaka-importante na yung tao mismo, hindi yung politiko, hindi yung opisyal, kundi yung tao mismo ang nakausap mo. Kaya namin ginagawa na kahit maliliit lamang na samahan, mas maganda ka ako minsan eh, dahil nakakapagsalita sila at naririnig ninyo yung mga pangamba nila, mga hinay nila, para maisip na natin kung ano yung mga pwedeng gawin para tulungan. By this time, ay kabisado nyo na ang estilo ng speech ng bawat senatoryable. Sino ang inyong kayang gayahin? Si Inday yata, malapit na kumanta. Hindi ko alam kung kaya ko siyang gayahin, pero laging tumatatak sa akin yung closing niya, no? Ako po, si Dante Marcoleta. Hindi sikat, pero maglilingkod ng tapat. Hindi sikat, ngunit maglilingkod pa ng tapat. Yung kaya kong gayahin. Ang mga tiga rito ay hindi... Ang mga taga-Nueva Ecija ay hindi... Ano pa ang maaasahan namin mula sa Unity Team sa mga natitirang araw ng kampanya?
Ang gagawin ng Unity Team ay tuloy-tuloy pa rin sa pakikipag-usap sa mga tao. Maliit at malaki na mga gatherings, maliit at malaki na mga rallies, itutuloy namin. Tuloy pa rin ang pag-ikot namin sa buong Pilipinas para kumbinsihin ang ating mga kababayan na dapat Bongbong Marcos at Sara Duterte ang piliin sa May 9, 2022 election. Tama si Inday, hindi namin titigilan ang aming pagkampanya dahil alam naman namin na ang bawat boto na aming makukuha ay kailangan namin na ipatunay sa taong bayan na we deserve it. Napakahalaga ng aming mensahe tungkol sa pagkakaisa, kaya kailangan talagang makalat yung mensahe na yan, yung alikain na yan. Aming kampanya, lahat na maaari naming pupuntahan, malalaking pulong-pulong o maliliit lamang, pupuntahan namin lahat yan para makita ang pinakamaraming maaari naming makita na ating mga kababayan. Asahan po ninyo na hindi namin titigilan ang aming pagkampanya, ang aming pagkalat ng mensahe ng pagkakas. Hi guys, once again, thanks for watching our dad's vlogs. If you want to see more, remember to share, like, and subscribe.